Ang International League ay hindi ko tinitiyak kung fan-made ba o karugtong ng Winter Tournament. Nabasa ko lang to sa isang site na ginawa ng isang community ng slam dunk na nakabase sa bansa na kung saan ito nag-originate. At gaya nga ng sinabi ko, nabasa ko lang to sa isang site at hindi naka-manga version. Kaya naman walang mga animated pictures na naka-indicate. By the way mga idol, pasok ko lang muna intro ko. Come on, come on. Don't gotta work, I be living like a boss do. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss through. If it don't make dollars, don't make sense. Yo mga idol, nga pala, baka malito kayo kung bakit merong nakahalong ibang anime dyan. Diba gaya ng sinabi ko, hindi naka-manga version ang kwentong ito, kaya walang mga anime pictures na naka-indicate. Ngunit merong mga character description naman na nakalaad sa site, naggaya ng nasa screen. Kaya naman nag-adapt na lang ako ng ibang mga anime pictures na malapit sa character description ng bawat character sa kwento ng International League. Ngunit ang skills, mindset, ang laro ng bawat isa ay nakabase pa rin sa kwento ng International League. Yan malinaw na mga idol. The International League, Chapter 419. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito nga ya. Talagang nagkainitan nga ang dalawang may pulang buhok at talagang ayaw nga paawat ng bawat isa sa kanila. Kaya naman dito nga ya, tignan nyo yung dalawang may pulang buhok, nagkakainitan, ayaw magbigayan ng bawat isa. Ang titig nila sa bawat isa ay talagang naninisik na tila ba nang sasabing dudurugin nila ang bawat isa. Wika nga ng mga tao samantalang sa kabilang panig nga ya, hawak-hawak na nga na ng kupunan ng St. Alban. Kaya naman dito ay tema, tingin agad sa weakness nila. Sa atin to, kalma lang. Sa atin ang puntos na to at lalo na sa atin ang larong to. Wika nga nitong si Vince nang biglang ang isang napakalakas na kaldag ang kanyang ginawa dito kay Miyagi. At itong si Miyagi, aba, dumudumi sila maglaro. Physical game na ang hanap nila. Nandito lang ako nagbabantay sa kanya, ibinigyan niya agad ako. Wika nitong si Miyagi. Kaya naman dito ay nice bump! Nagkaroon ng espasyo para dito kay Melchor. Ipasa mo na agad Vince. Wika nga nitong si Coach Mendez. Kaya naman dito nga ay pinasa na nga ang bola dito kay Melchor. At itong si Melchor ay muli ang kinakalabaw ng gusto itong Sakuragi dito. Itong si Melchor ay ayaw ng paawat. Ang kanyang banggang ginagawa ay talagang iniinda nitong Sakuragi. Wika nga nitong si Fujima. Kaya naman dito nga ay pipigilan pa rin kita sa abot ng aking makaya. Kung sa tingin mo ibibigay ko na lang sa ito ng basta-basta, hindi. Wika nitong Sakuragi. Ngunit asa ka pa, dadaanan kita sa veteranong galaw. Wika nga nitong si Melchor sabay spin moves nga. At isang napakalalim nga na siko ang kanyang ginawa dito kay Sakuragi. Dito ay ari ko, ang sakit, ang balang ko, kuhang-kuha, malas. Hindi ko agad nakita, ngunit ina-accept ko to bilang panggugulang at hindi bilang paninira. Wika nitong Sakuragi dito nga ay isang easy layup na nga lang ang ginawa nitong si Melchor. At dito ay nice one Melchor, ang panggugulang ng isang veterano ay yung pinapakita. Ipagpatuloy mo yan, hindi ka kaya ni Sakuragi. Ipagpatuloy mo lang ang pagmamama mo dyan sa loob. Wika nga nito nga si Coach Mendez samantalang dito ay Sakuragi, kita ko yun, binigyan ka niya ng siko at alam kong ininda mo. Ngunit bilang veteranong manlalaro, ina-accept mo na lang yun bilang panggugulang, diba? Ngunit sa akin hindi.
Kung hindi ka man babawi, akong babawi para sa'yo. Wika nga nitong si Akagi, kaya naman dito nga ya. Hawak-hawak na nga nito nga si Ryota Miyagi ang bola. At dito ay tema, papuntos rin tayo. Kailangan natin dito ng paniguradong puntos. Wika nga nitong si Miyagi nang biglang isang switch nga ang naganap at pinasa ang bola dito kay Rukawa. Itong si Rukawa ay dali-dali umatake sa binagwikang Sakuragi, bigyan mo ako ng isang screen, dali na. Wika nitong si Rukawa dito ay, sige Gonggong, masusunod ko anong plano mo. Pagkakatiwala ko muna sa'yo ating opensa. Wika nga nitong si Sakuragi sabay. Itong si Rukawa ay dali-dali nakapasok sa loob, ngunit hindi, hindi kita pagbibigyan ng mga puntos. Si Sakuragi pa kaya? Ha, walang alam sa larong basketball. Igagaya ko ang isang katulad niya sa'yo. Wika nga nitong si Melchor at Ditoy. Nag-aasim ka masyado, ito ang bawi para sa'yo. Wika nitong si Rukawa sabay. Isang napakalinis, ngunit napakasakit nga rin na pitik ang ginawa nitong si Rukawa dito kay Melchor at Ditoy. Rep, binigyan niya ako ng siko at sa mismong tagiliran ko rin. Kita mo ba yun? Diba? Offensive ball na yun. Wika nga nitong Melchor, ninda ang siko nitong si Rukawa dito. Paano makikita ng referee yun? Sobrang linis, gaya ng ginawa mo dito kaya ng Nichi Sakuragi. Bawi-bawi lang ang shohoku. High school players ay di pinapatagal ang bawi. Ganto kami bumawi or mismo. Wika nitong si Rukawa sabay. Dinakdak nga ang bola gamit ang kanyang isang kamay. Kaya dito ay nice one! Ang bawi ay muling naganap. Ibang klase ang shoko, hindi talaga nagpapadaig. Ang battle ng underdogs ay talagang napakahusay at napakagaling. Mala Cerberus laban Cerberus ang naglalaban dito. Sigawan ng mga tao at ditoy. Nakita pala nitong si Rukawa ang ginawang paniniko nitong si Melchor dito kay Sakuragi. Ang bawing gusto kong mangyari ay talagang ginawa na niya. Mahirap mang itolerate ang lahat ng to. Ngunit sa kabilang panay kung titignan mo ay mabuti na rin yun. Bawi-bawi lang. Ganyan ang mga veteranong galaw. Wika nitong si Akagi. At samantalang sa kabilang panig nga ya, hawak-hawak na nga ulit nitong si Vince ang bola sabay. Nagsenyas na nga tima. Ang movement without the ball ay gawin nyo. Wika nga nitong si Vince at dito ay dali-dali ang pinasa ang bola dito kay Jeremiah. At itong si Jeremiah ay dali-daling umatake nga at ginawa nga ang kanyang signature moves na double side step. At dito ay ang paboritong galaw nitong si Jeremiah, ang double side step. Gather without the ball, hindi matatawagan ng traveling. Kaliwa kanan ng kanyang ginawa. Wika ng mga tao dito ay grabe, ang ganda naman ng galaw na pinakita nitong si Jeremiah. Iwan ako doon. Hindi talaga traveling yung susumaing mabuti sapagkat napakaganda at napakalinis. Wika nitong si Rukawa talagang naiwan nga. Kaya naman dito nga'y dali-dali pinasa ang bola sa nag-cut na si Melchor. At itong si Melchor, eto na ako. Tignan natin kung talagang kaya nyo ang kagaya ko. Wika nitong si Melchor sabay. Inangat na nga ang bola dito'y hindi, hindi kita pagbibigyan. Sabayan kong sabayan, walang babahag na buntot dito. Wika nitong sa uragit dahil dito nga'y napatayo nga ang mga tao. Tignan nyo, yung dalawang may pulang buhok, parehong nakakuha ng belo at talagang nagsabayan sa taas. Ang timing ng bawat isa ay napaka-perpekto. Sino? Sino kaya ang mananalo sa kanilang dalawa? Napagandang sabayan, napaka-epic nito. Wika ng mga tao, sino kayang mananalo sa bayang ito?
Ang lahat ng yan ay banggan natin susunod na bahagi.